Ang Walang Kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1906, Ang Dakilang Emperador ng Ancient Demon Clan. Ang mga mata ni Lin Fang ay puro itim. Ang Aptala ay naging Blue Aptala Lotus at dinala siya hanggang ngayon, malamang na malayo na sila sa Great Imperial Song City. Siguro ang Ancient Demon Clan ay hindi malayo sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Kinuha ni Lin Fang ang pagnakawan bago lumapag muli sa Blue Aptala Lotus. Nagmukha siyang seryoso at solemn na nang mawala ang Blue Aptala Lotus. Ang maliit na mundo ng kanyang espiritu ay bumubuti habang lumalakas si Lin Fang. Nagsimula na siyang lumikha ng mga bagong lupain sa paligid ng Zuyu. Ang tanging bagay ay wala pang nakatira doon. Bumalik si Lin Fang na may dalang Blue Aptala Lotus pagdating sa paanan ng Heavenly Grace Ancient Tree. Ministro, ang punong ito ay katulad ng iyong dinadaanan. Itatanim ko rito ang iyong lotus. Paus na sabi ni Lin Fang. Inilagay niya ang lotus na hawak niya sa lupa sa paanan ng Heavenly Grace Ancient Tree. Kaagad, maraming maliliit na iba pang lotus ang lumitaw, isang espesyal na enerhiya na nakapalibot sa kanila. Narinig ko na ang tungkol sa mga pagbabagong turo at tungkol sa marks of the path. Ang ministro ay naging isang Blue Aptala Lotus. Ang lotus na iyon ay isang markar landas. Sa hinaharap, si Ministro Aptala ay iilaw din ng magandang punong ito, gayon din ng mga tao ng Zuyu. Bulong ni Lin Fang. Dahan-dahan siyang lumayo bago nagangat ng ulo. Nakita niya sina Feifei at Xiaoya. Brother, ang lotus iyon. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Xiaoya nang makita niya ang Blue Aptala Lotus. Ang isang matanda ay nagtatanim ng mga lotus. Ang determinasyon ng daw nito ay aabot sa bawat sulok ng Zuyu. Sa hinaharap, makakatulong ito sa iyo, mapag-aaralan mo ang layunin ng daw. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Lumapit si Xiaoya kay Lin Fang at niyakap siya ng nakangiti. Ikaw ay nagiging mas malakas at mas malakas. Xiaoya, hahanapin natin ang lolo mo. Sabi ni Lin Fang, niyakap pabalik si Xiaoya. Kahit na si Xiaoya ay payat at matikas na ngayon, iniisip pa rin siya ni Lin Fang bilang isang maliit na babae at hindi bilang isang babae. Lin Fang, ibibili kita ng mga inumin at pagkain. Alok ni Liu Fei, nakangiti rin bilang pagtanggap kay Lin Fang. Umiling si Lin Fang. Feifei, may gagawin ako. Babalik ako kapag may oras ako. Sige. Sabi ni Liu Fei sabay tangop. Si Lin Fang ay regular na bumalik ngayon. Masaya na silang makita siya ng higit pa kaysa dati. Nang basagin ng Ancient Demon Clansman ang anteng-anteng, ang malakas na cultivator sa altar ng sakripisyo ay biglang nagalit. Nagpakita ang mga naglalakihang alon sa Demon Pond. Ang mga cultivator na nasa tubig ay tumangala sa malakas na cultivator sa altar, na tumayo at nagsabi. Namatay sila. Gusto ko talagang makita kung sino ang manggahas na pumatay sa mga tao ng Ancient Demon Clan. Ang cultivator ay naging isang itim na sinag, naglalaho patungo sa abot tanaw. Marami sa malalakas na cultivator ang bumangon sa hangin. Si Lin Fang ay talagang patungo sa kabilang direksyon ng Ancient Demon Clan, ngunit naramdaman niya ang ilang Demon Chi na gumagalaw patungo sa kanya. Ang Chi na iyon ay mas malakas kaysa sa Imperial Chi, ito ay mahusay na Imperial Chi. Tumingon siya, at nakita ang demonyong Chi na pumuputok sa kanyang likuran. Namangha siya. Isang nakakasilaw na araw ang lumitaw sa kanyang kamay at bumalatay sa kalangitan. Kasabay nito, naglabas si Lin Fang ng fire energy para sundan ang Sun Disk. Marami siyang Great Imperial Weapons, ngunit ginamit niya ang mga nabago na niya. Boom boom! Malakas na yumanig ang lupa at langit. Isang napakalaking alo ng mga enerhiya ng demonyo ang gamulong patungo sa kanya. Hindi man lang makita ni Lin Fang ng malinaw ang lahat. Walong araw ang biglang lumitaw at bumangga sa alo ng demonyo, ang puwersa ng kanilang pagkikita ay marahas na itinaboy si Lin Fang palayo. Isang dambuhalang kamay ang bumungad sa kanyang harapan. Explode! Sumigaw si Lin Fang ng napakalakas. Ang walong Sun Disk ay lumipat patungo sa parang hole na kamay at inatake ito. Gayunpaman, ang sinag ng demonyo sa likod nito ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Si Lin Fang ay napaatras muli at umubo ng dugo. Ramdam na ramdam niya na sisibog na ang katawan niya. Sa wakas, nakakita si Lin Fang ng silhouette ng isang taong nakaitim na damit. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa mga umatake sa kanya noon. Ininspeksyon ni Lin Fang ang mahalagang bagay ng mga bangkay at napagtanto na ang mga taong iyon ay may kahanga-hangang pisikal na kakayahan. Karamihan sa kanila ay nag-aral ng dalawang sinaunang aklat. Ang isa sa kanila ay baguhin ang pisikal na anyo ng isang tao at bumuo ng isang Deva Mara na katawan na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang mga enerhiya ng demonyo ng mas mahusay. Dahil masyadong makapangyarihan ang kasanayang iyon, kung minsan ay sumabog ang mga ugat ng mga tao at pinapatay sila. Kaya, marami sa kanila ang nagsanay ng kasanayang iyon sa isang demon pond, nakatulong ito sa kanila na makaligtas sa proseso. Napagtanto ni Lin Fang na ang kanilang lakas ay tumaas hanggang sa langit nang siya ay lumaban sa kanila. Sila ay lubhang brutal at agresibo. At ngayon ay kaharap niya ang isang dakilang emperador, ang taong ito ay napakalakas. Namatay ang mga tao ko sa Milky Way Battlefield. May kinalaman ba iyon sa iyo? Tanong ng malakas na cultivator, na pinapanood si Lin Fang ng malamig. Para siyang demonyong hari habang lumulutang doon, mayabang at makapangyarihan. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Isang itim na kamay ng demonyo ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak.
Ang lakas nito ay tumaas hanggang sa himpapawid at ang hangin ay yumanig. Ang malakas na cultivator mula sa Ancient Demon Clan ay nagulat sa sagot ni Linfang. Ang kamay ng demonyong iyon ay mula sa isang napakalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan. Nakuha ng malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan ng mga kamay at binti na iyon para tulungan sila sa kanilang cultivation, sila ay mga mahalagang kayamanan. Ang mga bagay na iyon ay dapat nasa kamay ni Zhu Shao, ngunit ngayon ang tagalabas na ito ay mayroon na. Nangangahulugan ito na si Zhu Shao ay namatay bago si Linfang. Pinatay ko silang lahat. Isang bangka ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Linfang at nagsimulang umugang ng may lakas. Bigla siyang bumaril. Sa tingin mo aalis ka. Ang dakilang emperador ay sumirit ng malamig. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at ang mga enerhiya ay gamulong sa alon patungo kay Linfang. Sa unahan ni Linfang, lumitaw ang mga demonyong bato at umulan mula sa langit. Ang kanyang bangka ay hindi maaaring umusad. Timang daliring kasing bigat ng mga bundok ang bumabagsak patungo sa kanya. Huminga ng malalim si Linfang. Hindi bababa sa taong ito ay hindi gumagamit ng lakas ng daw, gumagamit lamang siya ng lakas. Hanggat hindi naiintindihan ng taong iyon ang enerhiya ng daw, may pag-asa. Ikinaway ni Linfang ang kanyang kaliwang kamay, at isang nakakatakot na marka ng kamay ang bumagsak. Hindi nagpatinag si Linfang. Dumiretso ang kanyang bangka patungo sa dakilang emperador ng Ancient Demon Clan. Ang kanyang walong sun disk ay nakasisilaw at nakadiin sa dakilang emperador. Ang dakilang emperador ay naglabas ng demon chi at mas maraming demonyong bundok ang lumitaw, lumilipat patungo sa mga sun disk. Malakas na umalangaw ang mga pagsabog. Mamatay. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng napakalakas na kamatayan. Napuno ang hangin ng mga imprint ng kamay. Kasabay nito, ang mga espada ng kamatayan ay pumutol sa hangin. Si Linfang ay mukhang naguguluhan. Kamatayan daw. Nanlaki ang mga mata ng demon cultivator. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay naging isang sinaunang demonyo, na hindi masisira tulad ng isang bundok. Biglang umangat ang bangka sa himpapawid. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pagpuno sa hangin ng mga nakakatakot na kamay ng demonyo. Sa pag-angat niya sa hangin, nabasag ang kaliwang braso niya. Parang madudurog lahat ng buto niya. Nakakatakot na lakas. Naisip ni Linfang. Kung wala siyang dalawang Great Imperial Weapons, namatay na siya. At ang dakilang emperador na ito ay hindi pa naiintindihan ang lakas ng daw. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga dakilang emperador at katamtamang antas ng mga emperador ay kahanga-hanga. Hindi man lang magawa ni Linfang na manginig ang kaluluwa ng kanyang kaaway. Sa sandaling iyon, isang bagong grupo ng mga tao ang lumitaw sa dikalayuan. Kumunat ang noo ni Linfang. Lumitaw ang mga nakasisilaw na ilaw, at ang kanyang bangka ay lumipat patungo sa mga taong dumarating. Bumalik. Sigaw ng dakilang emperador ng Ancient Demon Clan nang makita niyang gumalaw si Linfang. Alam niya kung gaano kitakot si Linfang, walang magagawa ang mga kabataang ito laban sa kanya. Marahil ang isang tulad ni Zhu Shao ay maaaring makipagkompetensya sa kanya, ngunit ang nakakagulat, si Zhu Shao ay napatay din. Ang walang kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1907, Hostage. Nang ang binata ay lumipat patungo sa mga cultivator na dumarating, ang dakilang emperador ay natakot. Nakita nila si Linfang na lumapit sa kanila sakay ng kanyang bangka, ang kanyang mga mata ay puno ng death chi. Tumitaw ang mga ilaw mula sa kanyang mga mata. Isang dambuhalang kamay ang gumalaw palapit sa kanila, na parang may bigat na milyon-milyong tonelada. Dumagundong ang kulog, at agad na sumabog ang isa sa mga nakababatang cultivator. Si Linfang ay napakabilis sa kanyang bangka, dumating malapit sa kanila sa isang kisap mata. Isang itim na enerhiya ang lumipat patungo sa kanila, at ilang mga silhouette ang nawala sa loob nito. Asshole! Paputok na sigaw ng dakilang emperador sa likod ni Linfang. Inilabas niya ang kanyang lakas ng kaluluwa, pinaputok ito patungo kay Linfang. Si Linfang ay mukhang walang emosyon, ang kanyang mga mata ay itim at malamig. Ibinagsak niya ang sarili sa dalawang natitirang kabataan at napuno ng mga ilaw ng kamatayan ng hangin habang inilalabas niya ang lakas ng kalpa. Takot na takot ang dalawang tao. Sila ay malalakas na kabataan mula sa Ancient Demon Clan, sila ay mga high-level Hell Emperors, ngunit si Linfang ay masyadong nakakatakot. Ang ilang banayad na nakakatunog na tunog ay kumalat sa hangin, na nagpasindak sa dalawang nakababatang cultivator. Ang pangunawa ni Linfang sa lakas ng daw ay bumubuti sa bilis ng liwanag, na mas malayang ginagamit. Gayunpaman, isang nakakatakot na mapangapi na lakas ang lumitaw sa paligid ni Linfang bago niya sila mapatay. Napalingon siya ng marahas na nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ang lakas ng isang dakilang emperador ay kahanga-hanga, mas malakas kaysa kay Linfang. Isang kamay ang naglahad sa kanya. Kasabay nito, ang isang araw ay lumitaw upang kontrahin ito, si Linfang ay nasa kanyang bangka pa rin at mabilis na loob. Kahit na may Great Imperial Weapons, hindi niya kayang makipagkompetensya sa isang mahusay na emperador. Ngayong mayroon na siyang imprint ng Ancient Demon Clan sa kanyang katawan, hindi rin siya makakatakas sa kanila. Nakaramdam siya ng kaunting desperasyon, ngunit determinado pa rin siyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya. Sa sandaling iyon, dalawang tao ang lumitaw sa kanyang harapan sa ibabaw ng naglalakihang alon ng dagat, isang binata at isang babae. Sila ang mag-asawang Yama Hua at Juzi, pabalik mula sa Yama City.
Sa sandaling iyon, tiningnan ni Juzi ang dalawang itim na mata at pareho silang tumakbo patungo kay Lin Fang. Hinahabol din ng isang miyembro ng Ancient Demon Clan ang taong ito. Isang sinaunang demonyong imprint. Napatingin si Juzi kay Lin Fang at sinabi sa babae. Hua, bumalik ka na. Sige. Pagsang-ayon ni Yamahua. Sumunod si Juzi at hinaranggal si Lin Fang. Mukha siyang hindi magagapi, na parang walang makakatalo sa kanya. Nakasimangot si Lin Fang habang huminto sa harap ni Juzi. Si Juzi ay mukhang napakalakas. Gayunpaman, walang pagpipilian si Lin Fang. Itinas niya ang kaliwang kamay at nuntok. Isang dambuhalang kamay ng demonyo ang lumitaw. Commandant paarap si Juzi. Mas maraming suntok ang dumagundong para kontrahin kay Lin Fang. Sinira ng kanyang mga suntok ang enerhiya at lumipat patungo kay Lin Fang. Ang lakas na ito. Nanginginig si Lin Fang. Hindi na intindi si Lin Fang. Ang taong ito ay isang high-level na Hell Emperor, ngunit tila mas malakas siya kaysa sa dakilang emperador na humahabol sa kanya. Sa Bird's Flirt. Gayunpaman, ang kanyang mga kaaway ay nasira ang mga ito kagad. Naging malapit na sila sa isa't isa. Sumipol ang invisible sword energies habang nakita ni Lin Fang ang nakakatakot na demon energies na lumabas mula sa katawan ng kanyang kalaban. Isang napakalaking kamay ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Fang, nakayuko ang espasyo sa paligid nito. Ang pag-atake ni Lin Fang ay naging kulay abo at naputol. Agad siyang naglabas ng life energy na damaloy sa buong katawan niya. Namutla ang mukha ni Lin Fang habang nakatitig kay Juzi. Napagtanto niya kung gaano kalakas si Juzi. Hindi niya akalain na ang Ancient Demon Clan ay magkakaroon ng mga nakakatakot na cultivator. Si Juzi ay mas malakas kaysa kay Jichang. Mas malakas pa siya sa dakilang emperador na humahabol sa kanya. Kung alam ni Lin Fang ang posisyon ni Juzi o ang kanyang reputasyon sa Yama City, hindi siya magugulat. Sa impyerno, mahirap makahanap ng higit sa limang tao sa parehong henerasyon na maaaring makipagkompetensya sa kanya. Sa likuran niya, umipintig at lumaki si Chi. Hindi na nang aha si Lin Fang na lumaban pa. Tumipat siya sa ibang direksyon ngunit hinabol siya ni Juzi at nagpakawala ng lakas ng demonyo para bugbugin siya at ang kanyang bangka. Kung si Lin Fang ay hindi naglalabas ng lakas ng buhay sa buong panahon, siya ay nasugatan ng husto o namatay pa. Buong pagmamalaking tinitigan ni Juzi si Lin Fang. Walang sino man ang nakatakas mula sa kanya sa impyerno, kahit na ang Great Imperial Weapons ay walang silbi laban sa kanya. Anong klaseng lakas nang daw iyon? Nagulat si Lin Fang at nakaramdam ng matinding pressure. Juzi. Sa wakas ay dumating ang dakilang emperador ng Ancient Demon Clan. Nasa likod siya ni Lin Fang at nasa harap niya si Juzi. Hindi sila nagmadaling salakayin si Lin Fang. Tumango siya kay Juzi at sinabing, "Kumusta ang biyahe mo sa lungsod?" "Mabuti naman. Nag-usap kami ni Haring Yama tungkol sa paglilinang. Napakabait niya. Pero dahil buntis si Hua, hindi na kami masyadong nakakapagtagal doon." Mahina hong sagot ni Juzi. Tumiwanag ang mga mata ni Lin Fang. "Haring Yama. Nakilala ng taong ito ang isa sa mga hari ng Ten Yama Courts, si Haring Yama. Haha, magiging mabaliw ang iyong anak balang araw. Ang Shrine, King Yama, at ang Ancient Demon Clan ay sabay na magpapalaki sa iyong anak. Siya ay magiging kakilakilabot na malakas." Natatawang sabi ng dakilang emperador. Pagkatapos, tiningnan niya si Lin Fang ng malamig at sinabing, "Ang taong ito ay pumatay ng maraming kabataang cultivator ng Ancient Demon Clan. Napatay niya ang napakarami sa kanila na halos lahat ng henerasyon ay nawala. Gagamitin ko siya bilang isang multo kung gayon." Mahina hong deklare ni Juzi. "Sige, gawin mo lahat ng gusto mo sa kanya." Dahan-dahang sabi ng dakilang emperador. Pareho silang tumingin kay Lin Fang ng malamig. Si Lin Fang ay mukhang walang emosyon. Inilabas niya ang kanyang sun disk at kamay ng demonyo at itinapon ang mga ito palabas. Nagulat ang dakilang emperador, ngunit nahuli pa rin niya ang dalawang bagay. Mukha siyang natuwa. "Sasama ako sa iyo sa Ancient Demon Clan." Malamig na sabi ni Lin Fang at binawi ang kanyang chi. Naaliw ang dakilang emperador habang nakangiti. "Mabuti, ibigay mo sa akin ang iyong bangka at umalis na tayo." Inihagis ni Lin Fang ang kanyang bangka sa dakilang emperador at nagsimulang lumipad. Si Juzi at ang dakilang emperador ay nanatili sa likuran niya, upang hindi siya makatakas. Kung wala ang bangka at ang Great Imperial Weapons, madali nila siyang mapatay. Ngunit upang gamitin siya bilang isang multo, hindi nila siya maaaring patayin o pilayin ang kanyang paglilinang. Napatay ni Lin Fang ang napakaraming malalakas na cultivator mula sa Ancient Demon Clan, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng mga ito bilang multo. Kailangan nila ng napakalakas na cultivator kung gusto nilang gamitin sila bilang mga multo. Mabilis na nakarating silang tatlo sa harap ng isang Demon Island. Ito ay tila isang napakalaking demonyong bato. Ang chi sa loob ay mahiwaga. Si Yama Hua ay nakatayo sa isang napakalaking bato doon, napakaganda habang hinihintay niya ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, biglang naglabas si Lin Fang ng isang anteng-anteng, naglalaman ito ng kakaibang chi. "Ha?" Kumunat ang noo ni Juzi. Tapos, may narinig siyang kakaibang tunog. Sinira ni Lin Fang ang anteng-anteng at nawala. Inihagis niya ang sarili kay Yama Hua. "Gusto mong mamatay?" Pasabog na sigaw ni Juzi. Dahil sa boses niya, marahas na nanginginig si Lin Fang. Gayunpaman, hindi siya umatake.
Sumugod siya sa unahan, ngunit naroon din ang kanyang asawa, malapit kai Lin Fang. Gayunpaman, Zhu Zi ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang asawa. Si Yama Hua ay isang mapagmataas na babae, at kahit na siya ay buntis, malamang na hindi siya madaling talunin ni Lin Fang. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali si Zhu Zi. Sa katunayan, si Yama Hua ay napakalakas, inilabas niya ang kanyang lakas ng kaluluwa at naramdaman ni Lin Fang kung gaano kakilakilabot ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, naglabas siya ng nakakatakot na lakas ng daw. Gayunpaman, nabigo siyang pigilan siya. May lumitaw na kakaibang chi, at nawala siya. Si Zhu Zi ay nagtataka at galit na galit. Hindi na siya nang ahas na salakayin si Lin Fang. Maaring ilagay ni Lin Fang si Zhu Zi sa kanyang maliit na mundo, ngunit siya ay masyadong malakas. Maaari siyang magdulot ng gulo sa kanyang maliit na mundo. Nang makita niya si Yama Hua doon, gayunpaman, hindi siya nagdalawang isip. Maglalakas loob ka bang atakihin ang isang buntis? Isang nakakatakot na chi ang lumabas sa hangin. Ang agarang galit ni Zhu Zi ay nagmukha siyang isang nagnangalit na demonyo. Bilang kapalit, ang mga mata ni Lin Fang ay napuno ng kamatayan. Sinabi niya kay Zhu Zi. Ang isang mahusay na emperador, isang mataas na antas na emperador, at lahat ng uri ng malalakas na cultivator mula sa ancient demon clan ay sinubukan akong patayin, at ngayon ay umaasa na magagawa nila akong maging multo, hindi ako tanga. Kung mamatay ako, mamamatay din ang asawa mo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1908, Devamara Body Technique. Nabaluktot ang mukha ni Zhu Zi sa isang nakakatakot na pagniwi. Nakipaglaban siya kay Lin Fang, at alam niya kung gaano siya kalakas. Sa kanyang Great Imperial Weapons, lubhang mapanganib si Lin Fang. Naintindihan pa niya ang lakas ni Dao. Gayunpaman, paano siya naging malakas para makuha ang kanyang asawa? Kahit na siya ay buntis, siya ay napakalakas, at isang inapo ng isa sa mga hari ng Ten Yama Courts. Hindi maintindihan ni Zhu Zi. Talagang malakas si Yama Hua. Hindi niya alam na si Lin Fang ay may maliit na mundo sa kanyang espiritu. Kahit si Zhu Zi ay hindi makatakas mula sa maliit na mundo ni Lin Fang. Ang pinakamalungkot para kay Zhu Zi ay hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa. Bitawan mo ang asawa ko at pakakawalan kita. Malamig na sabi ni Zhu Zi. Ang kanyang asawa ay nagdadalang tao sa kanilang anak, hindi niya ito papayagang mamatay, anuman ang mangyari. Ang mga mata ni Lin Fang ay puro itim at napakalamig, puno ng makapal na death chi. Kapag namatay ako, mamamatay din ang asawa mo. Sa makatuwid, mas mabuting tiyakin mong ligtas ako sa lahat ng oras. Pantay na sagot ni Lin Fang. Pagkatapos, tumalikod siya at nakakagulat na tinungo ang Ancient Demon Clan. Si Zhu Zi at ang dakilang emperador ay namangha at nakanganga pagkatapos niya. Tumitaw ang ilang malalakas na cultivator mula sa Ancient Demon Clan, malakas na chi ang ipinakita. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad na parang walang tao. Walang makakahawak sa kanya. Sigaw ng isang boses na paputok. Ang malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan ay tumingin kay Lin Fang na parang naiintindihan nila kung ano ang nangyayari. Walang maaaring mangyari kay Yama Hua, lalo na ngayong buntis siya. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad. Sa wakas, nakarating siya sa kailaliman ng Ancient Demon Clan at nakakita ng isang altar. May napakalaking demon pond sa harap ng altar. Maraming binata ang naliligo dito. Kumislap ang silwete ni Lin Fang. Isang binata ang biglang tumayo, ngunit hindi sa oras. Nagpakawala si Lin Fang ng nakakatakot na chi at iwinagayway ang kanyang kamay. Agad na umagos ang itim na tubig, at ang binata ay nalunod sa loob nito at namatay. Bastos! Sigaw ng isang tao na paputok. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay nanginginig ng gusto. Isang mas malakas na cultivator ang lumitaw sa itaas ng altar, na mukhang galit na galit. Kung susubukan mong hawakan ako, papatayin ko siya. Malamig na sabi ni Lin Fang. Walang nang ahas hawakan siya. Sumugod si Zhu Zi at hiniling. Pakawalan mo ang asawa ko. Ipinapangako kong walang hahawak sa iyo, hahayaan ka naming umalis, ligtas at maayos. Kapag may nangyari sa asawa ko, papatayin kita, kahit anong mangyari. Galit na nagmura si Zhu Zi. Nagsimulang umikot ang demon pond mula sa kanyang pagkabalisa. Tumingin muli si Lin Fang kay Zhu Zi, walang ekspresyon ang kanyang mga mata. May sasabihin din ako. Lahat ng tao asar at walang makakaistorbo sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya. Kung gagawin mo iyon, hindi ko siya patayin. Babalik ako sa Celestial Country, at bago pumunta doon, pakakawalan ko ang iyong asawa. Sa ganoong paraan, kahit na gusto akong patayin ng malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan, wala silang pagkakataong gawin iyon. Hindi ko rin kailangan na mangako ka sa akin ng kahit ano sa ganoong paraan. Malamig na sabi ni Lin Fang. Nababaliw na si Zhu Zi. Ang kanyang mga demonyong enerhiya ay sumabog sa kanyang paligid. Sige, ayon sa gusto mo, sabi ni Zhu Zi, saka siya sumimangot. Kung masama ang pakiramdam ng asawa ko o nasugatan, papatayin kita. Ngayon, kayong mga lalaki, lumayo kayo. Ang mga tao sa lawa ay mukhang hindi nasisiyahan, nasumulyap kay Lin Fang habang nagmamadali silang umalis. Napatingin silang lahat kay Zhu Zi, ngunit wala siyang magawa. Habang tila nagmamalasakit si Zhu Zi, mas itinulak ni Lin Fang ang kanyang mga limitasyon. Umalis na rin si Zhu Zi. Hindi siya tiwala, ngunit hindi siya maaaring makipagsapalaran. Wala siyang pagpipilian.
si Lin Feng ay may asawa, na buntis sa kanilang anak. Pagkaalis ng mga tao, mukhang kalmado at payapa si Lin Feng. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi niya, "Kung may magpapatuloy na maniniktik sa akin, maaari kong bawiin ang sinabi ko." Isang nakakatakot na katahimikan ang namayani. Siguradong galit na galit ang clan. Napatay ni Lin Feng ang napakarami sa kanilang mga tao, ngunit wala silang pagpipilian. Ngayon si Lin Feng ay masayang naliligo sa Demon Pond. Pagkatapos noon, nanatiling kalmado ang kapaligiran. Si Lin Feng ay nakacrossleg sa Demon Pond at tinatamasa ang lakas ng demonya doon, nagiging mas malakas. Walang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa niya. Ngayon, sa Demon Pond, parang isang halimaw na sumisigaw sa sakit. Sa sandaling ito, tanging ang ulo ni Lin Feng ang nagpapakita sa ibabaw. Ang kanyang silweta ay distorted, ang kanyang mukha ay mabangis. Ang mga ilaw ng demonyo ay kumikislap sa paligid niya, patuloy na sumasabog. Ang kanyang mga buto ay nangangatal at pumuputok. Ang mga taong hindi pa sinubukang pag-aralan ang kasanayan sa katawan ng Dev Amara ay hindi maintindihan kung gaano ito kasakit. Kinailangang masira ang buong katawan para maging isang Dev Amara body. Arg! Sumigaw si Lin Feng. Umungol siya na parang hayop sa sakit. Maraming tao sa Ancient Demon Clan ang hindi maunawaan, lalo na ang dakilang emperador na humabol kay Lin Feng. Alam niya ang ginagawa ni Lin Feng, pinag-aaralan niya ang teknik nila, ang Dev Amara body technique. Hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao ang sinaunang at misteryosong pamamaraan na iyon, napakaraming pamantayan. Ang mga tao ay kailangang maging napakalakas sa pisikal, at ang kanilang lakas ng dugo ay kailangang maging malakas din. Kailangan din nilang maunawaan ang life at death chi bago nila mapag-aralan ang mahiwagang pamamaraan na iyon. Bukod dito, ito rin ay isang pamamaraan na kanilang ginawa sa loob ng maraming taon. Nagsimula pa nga silang mag-aral ng mga basic noong bata pa sila para maintindihan ito kapag nasa hustong gulang na sila. Kailangan din nila ang tulong ng mahiwagang Demon Pond. Sa lahat ng pamantayang iyon, hindi pa naiintindihan ng maraming tao ang buong lawak ng mahiwagang aklat na iyon. Sino ang mag-aakala na may papatay kay Zhu Xiao, at natupad ng kanyang pumatay ang lahat ng mga kinakailangan para magkaroon ng katawan ng Dev Amara. Para sa Ancient Demon Clan, isa itong kahihiyan. Wala silang ganoong problema sa loob ng 10,000 taon. Kahit na handa na si Lin Feng, hindi pa rin mabata ang sakit, lalo na sa mga unang minuto. Hindi pa siya nagdusa ng ganito. Muli siyang umungol. Ang Demon Pond ay kumukulo sa paligid niya, at isang misteryosong lakas ang bumangon sa hangin. Ang Demon Pond na iyon ay nilikha ng ninuno ng Ancient Demon Clan. Ang Demon Pond na nakita ni Lin Feng sa Celestial Country ay ginawa gamit ang mga sample nito. Isang misteryosong lakas ng demonyo ang nagsimulang dumaloy sa buong katawan ni Lin Feng. Nagpapagaling na siya, pero masakit pa rin. Pakiramdam niya ay ipinanganak siyang muli. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at kumalat ang malalakas na tunog ng kaluskos. Naramdaman niya na mayroon siyang walang katapusang reservang lakas sa kanyang katawan ngayon. Biglang gumalaw si Lin Feng, nakangiting walang pakialam at tumayo. Ang lakas ng Dev Amara Kalpa ay kumikinang sa paligid niya. Ito ang ikatlong alo ng lakas ng Dev Amara Kalpa upang linisin ang kanyang katawan mula nang siya ay naging isang medium level na emperador. Tulad ng unang dalawang beses, ang mga alo ng lakas ng kalpa ay binomba ang kanyang pisikal na katawan ng 6 beses, pagkatapos ay ang kanyang kaluluwa ng 3 beses. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas nakakatakot sila kaysa sa nakaraang panahon. Ang mga thread ng energies ay naglalaman din ng ilang nakakatakot na explosive energies. Bago pa man makita ang lakas ng Dev Amara Kalpa, nais ng Demon Clan na makuha si Lin Feng at nakawin ang kanyang mga kakayahan, ngunit maaari lamang silang tumingin ng walang kapangyarihan. Ang walang kapantay na Martial God, ng Yugto. Kabanata 1909, Pagbabalik sa Celestial Country. Matapos maunawaan ang katawan ng Dev Amara, naramdaman ni Lin Feng na nabuhay muli. Gayunpaman, hindi siya umalis sa Demon Pond. Naunawaan niya kung bakit mahal ng mga malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan ang lugar na ito, lalo na pagkatapos makakuha ng katawan ng Dev Amara. Mas madaling makuha nila ang enerhiya ng Demon Pond. Tumipas muli ang oras. Sa lawa, lumitaw ang isang bagong ilusyonaryong katawan na kamukha ni Lin Feng. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang itim na mga mata at tumingin sa kanyang clone. Naiintindihan na niya ang mga pangunahing kaalaman sa Three Leaf Scriptures. Nangangahulugan ito na wala siyang problema sa ganap na pag-unawa sa kanila sa hinaharap. Sa sandaling iyon, ang Lin Feng clone na nagsasanay ng cultivation sa isang misteryosong silid sa Champion University ay nagmulat din ng kanyang mga mata, at napuno ng mga mapanganib na ilaw ang hangin. Ang ilusyon ni Lin Feng ay bumalik sa kanyang katawan at nawala. Ipinikit muli ni Lin Feng ang kanyang mga mata at lamusong sa pond ng demonyo. Naiinip na si Juzi habang nakakross ang paa sa isang napakalaking bato. Tumingin siya sa malayo at tumingin sa Demon Pond. Hindi na niya ito napigilan, ang sitwasyon ay may epekto sa kanyang paglilinang. Maaari lamang siyang umasa na tutuperin ni Lin Feng ang kanyang pangako at hindi papatayin ang kanyang asawa. Galit na galit si Juzi nang maisip niyang may makakapatay sa kanyang asawa sa isang kapritso. Juz, may tumawag sa isang tao sa sandaling iyon, at isang silweta ang lumapit sa kanya, lumapag sa harap ni Juzi.
Nakasuot siya ng itim na damit at napapaligiran ng itim na demonyong layunin. Ancestor. Bati ni Juicy sa kanya. Nagkalat ang hangarin ng demonyo ng silweta. Mukha siyang malinis at bata, hindi mas matanda kay Juicy, ngunit mas matanda siya. Juicy, kung gusto mo, pupuntahan ko siya at papatayin ko siya. Sabi ng ninuno. Alam ni Juicy na madali para sa kanyang ninuno na pumatay ng isang cultivator ng Huang Chi Layer. Pero ang problema, ayaw niyang makipagsapalaran. Kung papatayin nila si Lin Feng, maaaring mamatay talaga ang kanyang asawa kasama niya. Magiging guilty siya sa buong buhay niya kapag nangyari iyon. Ancestor, ako na ang bahala sa kanya. Sabi ni Juicy. Nanatiling tahimik ang lalaki ng ilang segundo bago mahinang sinabi kay Juicy. Sige. Hindi naman siya makakatakas eh, nasa hell tayo. Hahayaan kitang makipag-ayos sa kanya. Nawala siya sa larangan ng pangitain ni Juicy. Nanatiling tahimik si Juicy ng ilang segundo at pumikit para maghintay. Sa wakas, huling araw na, bumangon si Lin Feng sa hangin. Agad namang dumating si Juicy sa tabi niya. Malamig na tiningnan siya ni Lin Feng. Ang mga silweta ay tumaas sa hangin sa paligid. Tumiti si Lin Feng ng malamig at walang pakialam na sinabi. Ibalik mo sa akin ang mga gamit ko ngayon. Binigyan niya sila ng kamay ng demonyo, isang sundisk at isang bangka. Tumitaw ang lahat kay Lin Feng at tumalon siya sa bangka. Alam kong may ilan sa inyo na gustong pumatay sa akin. Pero huwag mong subukan, kung hindi, tatlong tao ang mamamatay ng sabay. Ang kanyang bangka ay bumaril sa kalangitan. Unti-unting nawala ang demon pan, isang puddle na lang ang natira. Napakunot ang noo ng lahat at hinatak ang mahabang mukha. Ano ang nangyayari? Tanong ng isang tao. Hindi na sila nakatiis. May nagiinit na sabi. Inalis niya ang lawa ng demonyo. Mas maraming tao ang nagsimulang sumigaw sa galit. Papatayin ko siya sa Celestial Country. Darating din ako. Walang pwedeng pumunta. Malamig na sabi ng dakilang emperador. Isang taon na ang nakalipas, pinatay niya si Juzhou at ang iba pa. Ngayon ay kinuha na niya ang aming Demon Pond at nasanay na ang ating Devamara Body Technique at nalinis na rin siya ng lakas ng Devamara Kalpa. Tiyak na naging mas malakas siya. Si Juicy lang ang makakapatay sa kanya ngayon. Sa pasukan ng Celestial Country, may mga naghihintay pa rin. Mas marami pa nga ang tao sa pagkakataong ito kaysa sa dati. Ang mga tao mula sa lahat ng dako sa impyerno ay nagtipon doon. Ang nakaraang taon ay nakakatakot para sa impyerno sa Celestial na bansa na may malaking digmaan sa Milky Way na larangan ng digmaan. Sa makatuwid, ang impyerno ay kailangang magpadala ng higit pang mga tao ngayon, at bawiin ito. Nang dumating si Lin Feng, nagsuot na siya ng maskara. Sa huling pagkakataon, nakatakas siya kay Wang Xiao salamat kay Ministro Aptala, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya bibitawan ni Wang Xiao kapag nakita niya siya. Hindi nang ahas si Lin Feng na sumugal. Mahigpit na sinundan ni Juicy si Lin Feng. Hanggat hawak ni Lin Feng ang kanyang asawa, hindi siya makakapagpahinga. Napatingin si Lin Feng sa karamihan at biglang nagulat. Nandito din siya. Gusto rin ba niyang pumunta sa Celestial Country? Naisip ni Lin Feng. Napansin niya si Ministro Kala Sutra at ang kanyang anak na si Chinao. Bukod sa kanila, marami rin ang mga sundalong nakasuot. Ang mga taong iyon ay malamang na mga miyembro ng hukbo ng Kala Sutra. Si Qin Yao ay naging isang medium level na Hell Emperor. Noong kararating pa lang ni Lin Feng sa impyerno, nasa itaas na siya ng mas mababang layer ng Huang Chi. Ngayon, naging malakas siya. Ito ay normal pagkatapos ng isang taon. Ngunit mapanganib para sa isang tulad ni Qin Yao na pumunta sa Celestial Country. Maraming malalakas na cultivator sa Celestial Country. Kahit na malakas si Qin Yao, mayroong walang katapusang bilang ng mga tao doon na mas malakas kaysa sa kanya. Qin Yao, dapat kang maghintay hanggang sa ikaw ay isang mataas na antas ng Hell Emperor para makapunta sa Celestial Country. Payo ni Ministro Kala Sutra. Nag-aalala siya para sa kanya. Tatay, pumunta si Lin Feng sa Celestial Country kahit na siya ay naging isang medium level na Hell Emperor, at lumabas din siya ng mas malakas kaysa dati. Paano ako mapapa-atres? Na-modify ko na ang Hellfire. At least, kaya kong protektahan ang sarili ko, hindi ako mamamatay. Sagot ni Qin Yao, na mukhang determinado. Hinabol ni Wang Xiao at ng iba pa sina Ministro Aptala at Lin Feng, alam na ng lahat ang tungkol doon. Alam din nila na palaging itinatago ni Jian Meng ang kanyang tunay na lakas, at pinigilan siya ni Wang Xiao at ng iba pa na pumunta sa Celestial Country at kinidnap siya. Ministro, sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa Celestial Country at paprotektahan ang prinsesa. Sabi ng isang binata kay Ministro Kala Sutra. Nanatiling tahimik si Ministro Kala Sutra ng ilang segundo. Hanggat hindi sila nakatagpo ng nakakatakot na cultivator, dapat walang problema. Matagal nang naghihintay ang lahat. Sa wakas, kumikislap na ang mga ilaw, ngunit naghihintay pa rin ang mga tao sa paglabas ng ilang tao. Sa wakas, lumabas na ang mga scout. Basang-basa sila ng dugo. Sila ay mga high-level na Hell Emperors, ngunit hindi sila masyadong malakas. Kumusta ang sitwasyon sa Celestial Country? Tanong ng isang tao. Sumagot ang nangungunang tagamanman. Sa taong ito, ang malalakas na cultivator ng impyerno ay lumaban-laban sa mga tagalabas, ngunit nagbago ang lahat. Ang Milky Way Battlefield ay hindi na isang border area, may malalakas na cultivator sa lahat ng dako, sa magkabilang panig nito.
Hindi masyadong sigurado ang taong iyon dahil hindi pa siya nakakapunta sa Milky Way Battlefield. Ngayon lang niya narinig ang tungkol sa mga bagay na iyon. Ang gulo. Magulo ang lahat doon. Isip ng karamihan. Ang ilang mga tao ay nagpatuloy sa paglabas ng Celestial Country. Tumiwanag ang mga mata ni Lin Feng. Iyon ay isang perpektong pagkakataon. Huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Malamig na ungol ni Juzi. Sumagot si Lin Feng. Kapag pumasok ako, pakakawalan ko ang asawa mo. Kapag may ginawa kang mali, papatayin ko siya. Pagkatapos ay kumislap si Lin Feng sa direksyon ng pasukan. Bago siya pumasok sa Celestial Country, isang babae ang lumitaw, at pumasok siya sa Celestial Country nang siya ay nahulog. Munting Hua. Bulalas ni Juzi, kumikislap at marahan niyang sinalo si Yama Hua. Napakagaan ang loob niya. Pinalaya ni Lin Feng ang kanyang asawa, kung hindi, sinundan niya si Lin Feng at pinatay siya. Nataranta si Yama Hua habang nagtanong. Nasaan siya? Nasa Celestial Country siya. Sagot ni Juzi. Si Yama Hua ay mukhang natigilan saglit, bago galit na galit at nagtanong. Patayin mo siya, Juzi. Dapat mong patayin ang bastos na iyon. Malumanay na sinabi ni Juzi. Munting Hua, may ginawa ba siya sa iyo? Umiling si Yama Hua, ngunit sinabing. Dapat mo siyang patayin. Ibabalik mo na kita sa Ancient Demon Clan. Malamig na sagot ni Juzi. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1910, Celestial Being. Si Lin Feng ay muling bumalik sa Celestial Country. Pagharap niya doon, maraming tao ang nakatingin sa kanya. Nakaramdam pa rin ang tensyon at delikado ang hangin. Pagkatapos ng lahat, pinag-aawayan ng mga tao ang teritoryong ito magpakailanman. Ang silweta ni Lin Feng ay kumikislap habang siya ay lumipad palayo. Ang malalakas na cultivator mula sa kontinente ng Sham na ulap ay wala rito. Pagkatapos ng lahat, ito ang pasukan mula sa impyerno, hindi sila maaaring narito sa buong oras, kung hindi ay nangangahulugan na ang buong Celestial Country ay pag-aari nila. Biglang, pinalibutan ng malamig na chi si Lin Feng. Mabilis na tumalikod si Lin Feng. Tiningnan niya ang cultivator gamit ang kanyang obsidian na mga mata, at ang taong iyon ay nanginginig. Gaano nakakatakot. Hindi siya pinansin ni Lin Feng at nagpatuloy sa paglipad. Pagkaraan ng maikling panahon, nakarating siya sa isang bulubundukin, at nakakita ng isang kuweba. Isang liwanag na sinag ang nagmula sa langit at lumikha ng bunganga sa lugar na iyon. Ang butas ay lumitaw nang si Lin Feng ay nagsasanay sa paglilinang noong nakaraang panahon dito. Doon din naroon ang pasukan ng Halakandre Fairyland. Walang tao sa loob. Nakahanap si Lin Feng ng kuweba at nagsimulang magnilay-nilay. Kailangan niyang maging mas malakas sa taong ito. Kaya, kailangan niyang pumatay ng maraming tao. Kahit medyo naging malakas na si Lin Feng, naisip pa rin niya na hindi siya sapat. Maraming tao dito ang posibleng matalo siya doon, gaya ni Ji Chang. Ang pangunahing bentahe ni Lin Feng ay ang kanyang paglalakad sa landas ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, mas naiintindihan ni Ji Chang ang lakas ni Dao kaysa sa kanya, at mas nakakatakot si Juzi. Kahit na may Great Imperial Weapons, hindi siya matalo ni Lin Feng. Gayunpaman, mas kumpiyansa si Lin Feng kaysa sa mga taong hindi naiintindihan ang lakas ng Dao. Ilang tao sa kanyang henerasyon ang talagang makakatalo sa kanya. Sa sandaling iyon, sa kontinente ng Sham na ulap, sa rehiyon ng madilim na gabi, sa Champion University, naramdaman ng mga tao mula sa Tiantai ang ilang mapang ipong mga enerhiya. Sa looban ng Tiantai, ilang tao ang nagtipon. Hao Qinglin, Tian Qi, Yun Qingyan, Tan Tai, Jing Shou, Huang Fulong at iba pa. Tuo Exi. Noong nakaraang taon, bumalik si Emperor Wu Tianjian sa Sword Mountain. Matapos siyang maging isang dakilang emperador, nagsimula siyang magnilay-nilay sa pag-iisa, pag-aaral ng Celestial Evolution Holy Scriptures at palakasin ng kanyang Nihility Sword Scriptures. Sa huli, nagawa niyang maunawaan ang landas ng Nihilismo. Natalo niya si Emperor Taijian, pinatay siya. Si Emperor Wu Tianjian ay naging bagong pinuno ng Sword Mountain. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng mga matatanda ang mga lihim ng Sword Mountain sa lahat ng nasa Sword Mountain. Kilala ni Ruo Exi si Emperor Wu Tianjian. Sinabi ni Emperor Wu Tianjian kay Ruo Exi ang tungkol sa Tiantai at lahat ng bagay, kaya pumunta si Ruo Exi sa banal na lungsod at natagpuan ang Tiantai doon. Ang Tiantai na sumasakop sa teritoryo ng Sham na dakilang Celestial Castle ay isang simbolo para sa Tiantai. Ang Qingdi Mountain ay kaibigan ni Tiantai, kaya walang makakaatake sa kanila. Ang mga pangunahing disipulo ni Tiantai ay lahat ay napakatalino. Lahat sila ay pinag-aralan na ang Celestial Evolution Holy Scriptures sa ngayon. Gayunpaman, isang kakaibang madilim na enerhiya ang nakapalibot sa kanila. Kumusta ang mga pinsala ni Qiuming? Tanong ni Hao Qinglin kay Yun Qingyan. Si Yun Qingyan ay mukhang malungkot at hinayla ang isang mahabang mukha. Napakalubha. Maraming araw ang kailangan para gumaling. Hindi iyon magandang paraan para magsanay. 6 na tao mula sa Tiantai ang namatay na. 8 ang malubhang nasugatan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bamantong hininga si Hao Qinglin. Gumamit ang Moon Group ng ilang masasamang pamamaraan para tiktikan kami at atakehin kami ng biglaan. Wala itong kinalaman sa iyo. Babalaan na ni Yun Qingyan. Brother, huwag mong sabihing ikaw ang may kasalanan. Dagdag ni Tianqi. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. 3 taon na ang lumipas.
Lahat tayo ay naging mas malakas. Marami na sa atin ang naging mga medium level na emperador. Si Ji Wuyu ang pinakamalakas na cultivator na mayroon sila sa Moon Group. Hindi niya kailangan ng mga dahilan para lumaban sa atin, gayunpaman. Sabi ni Qin Wu, na humahatak ng mahabang mukha. Sa katunayan, ang Moon Group ay naging mas malakas muli kaysa sa Tiantai. Sa Champion University, itinuturing ng maraming tao na mas mahina ang Tiantai kaysa sa Moon Group. Maraming tao sa Moon Group ang napakalakas, lalo na si Ji Wuyu. Ang isa ay naging isang mataas na antas na emperador. Dahil sa kasunduan sa pagitan ni Lin Fang at ng Moon Group, maraming tao ang nagsisikap na maging mataas na antas na mga emperador. Nanatiling tahimik si Hao Qinglin ng ilang segundo. Pagkatapos, tumingin siya kay Jing Shou, na katulad ng dati. Nakasuot siya ng puting damit at nasa manggas pa rin ang mga kamay, gaya ng dati. Jing Shou, kumusta ang iyong mga disipulo? Tanong ni Hao Qinglin kay Jing Shou. Walang problema. Mayroon na akong grupo ng mga asasin. Mahina hong sabi ni Jing Shou. Sa mga taong ito, si Jing Shou ang namamahala sa pagtuturo sa mga tao kung paano maging mga asasin sa Tiantai. Sige, kahit matalo tayo, baliwala. Maaga o huli, malalampasan natin ang Moon Group. Kailangan lang natin ng mas maraming oras. Ang pinakamahalagang bagay ay ang maiwasan na pagtambanggan ng Moon Group. Mabagal na sabi ni Hao Qinglin. Nanatiling tahimik ang lahat ng ilang segundo. Naunawaan nila na sinasabi iyon ni Hao Qinglin para sa kanilang ikabubuti. Malaki ang pinagbago ni Tiantai. Lahat sila ay naging mas malakas, at nagkaroon ng maraming mga bayani. Ang labanan sa pagitan ng Tiantai at ng Moon Group ay magiging hindi kapanipaniwala. Matalo man sila, di bale, matututo sila sa kanilang mga pagkakamali, tulad noong natalo nila ang Star Group. Kamusta si Lin Fang? Tanong ni Tiantai kay Hao Qinglin. Sumagot si Hao Qinglin. Huwag na nating isipin si Lin Fang. Sige. Tumanggo si Tiantai. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Hao Qinglin. Marahil ang tunay na katawan ni Lin Fang ay hindi na makakabalik. Sa banal na lungsod, lumipas ang tatlong buwan at nagkaroon ng mga bagong pagsusulit sa universidad. Ang mga tao ay kumuha ng mga pagsusulit sa apat na universidad. Sa sandaling iyon, sa Champion University, malapit sa teritoryo kung saan kumukuha ng pagsusulit ang mga medium level na emperador, maraming malalakas na cultivator. Lahat sila ay hindi kapanipaniwalang mga henyo ng banal na lungsod. Narito ang Yuwen Clan. Si Yuwen Ting ay isa pang prinsesa ng Yuwen Clan. Mas bata pa siya kay Yuwen Jing ilang taon na ang nakararaan. Napakalakas niya, at napakaganda rin niya. Iniisip ko kung pwede ko ba siyang maging boyfriend. Pagtataka ng isang binata na nakatitig sa pinagsasabi niya. Sa tingin mo ba magkakaroon ka ng ganoong pagkakataon? Tumigil sa pangangarap, si Yuwen Jing ay ikakasal kay Ji Wuyu. Si Yuwen Ting ay malamang nakasing lakas ng kanyang kapatid, at makakahanap din siya ng kahangahangang asawa. Walang pusong samaway sa kanya ng iba. Ang daming outstanding na babae. Ang mga binata ng Ji Clan ay hindi kapanipaniwalang malakas. Ji Chang, Ji Wuyu, lahat sila ay napakalakas at talentado. Kahit na ang mga estudyante ng Champion University ay hindi kapanipaniwalang malakas, si Yuwen Ting ay mas mahusay kaysa sa karamihan sa kanila. Siya ay isang nakasisilaw na babae na laging mukhang mayabang at mapagmataas. Sa di kalayuan ay may sumulpat na ibang nakasuot ng puting damit. Nakasuot siya ng belo na nakatakip sa mukha niya. Phew! Napakagandang babae! Single ng isang binata. Marami na siyang nakitang magagandang babae sa kanyang buhay, ngunit ang isang ito ay napakaganda. Maraming tao ang nakatingin sa kanya at hindi makatingin sa malayo. Mukha siyang diyosa. Napakaganda niya, nakakapangakit. May ibang nag-blur out. Napabuntong hininga ang lahat. Ang ganda. Nais nilang makita ang kanyang mukha, hoyin ang belo na nakatakip dito. Sa maikling panahon, ang lahat ay tumigil sa pagtingin kay Yuwen Ting at tumingin sa bagong babae na darating. Maganda siyang bumagsak sa lupa, napapaligiran ng Celestial Chi. Nadarama ng lahat kung gaano kalamag ang kanyang chi. Gustong lumapit ng mga tao, ngunit hindi nila magawa. Isa na siyang katamtamang antas na emperador. Lahat ay may isang naisip. Ang babaeng ito ay kailangang maging isang prinsesa, ngunit mula sa aling maimpluwensyang grupo.